mga cutie candidates for the first time this 2025 elections. David Chua! Yot Marquez! Neil Soleta! And Panday Paraga! Mga magigiting itong mga ating guests ngayon, ano? Mga first time silang tatakbo sa eleksyon. Oo, lagi nilang tanong ito, anong nakain nyo? Bakit kayo tatakbo? Si David, o si David, isa ka ng aktor, director pa, at Philippine Air Force Reservist pa. O, bakit gusto mo naman maging politiko, David? Siyempre, para magbigay lingkod at serbisyo. Hindi naman pala, o. Naramdaman nyo ba? Na ito na yung calling ko, gano'n? Yeah, yeah. Yun po lagi namin na, kanina pinag-usapan namin, yun talaga yung naramdaman namin na ito na yung pagkakataon para magbigay naman ng lingkod sa ating bayan. O si Yoj naman, sa mga hindi nakakaalam, siya ay panganay na anak ni Miss Alma Moreno at ni Chong Joey Marquez. Na meron na rin dalawang anak, di ba? At first time kang tatakbo, Marine Reservist din siya naman. Oh. Diba? Okay. Anong, paano nangyari na ikaw ay tatakbo ngayon, Yoj? Sa akin naman po, calling din kasi parang oras naman namin to give back. So, yun nga yung background ng family namin. Nag-serve nung mayor, daddy ko, mom ko naman as counselor, Kuya Vandorf ko rin, matatapos yung term niya. So, sa oras naman nun, parang my time to give back din sa mga tumulong sa amin. Yes. Si Neil naman ay tatakbo. Neil, naramdaman mo ba yung calling? Yes, ganun din. Tsaka sabi ko nga, Ma'am Ogs, tayo halos umiikot na tayo sa buong Pilipinas. Kumbaga, pag mag-in-invite tayo ng mga mayors, ng mga ibang mga politicians, and then yung mga advocacy natin, yung mga kumbaga pagsasalita natin sa mga tao, sabi ko, ginagawa ko yun sa ibang lugar, bakit hindi ko gawin sa sarili kong bayan? Oh. So, kumbaga ako naman, yung advocacy ko, yung vision ko, dito ko naman gagawin sa bayan ko. Tama naman, hindi ba? At si Vanday Paragas naman, siya naman yung winner ng Man of the Year Asia 2023. Oo! Well, Mama Oaks, kagaya rin ng sinasabi nila, baka calling na namin to this year, next year, election, syempre, nagbibigay lang din kami ng pagmamahal sa tao, kagaya ng pagsuporta nila naman sa akin sa paglaban ko sa international budget. Oo. Para ka raw nag-a-apply ng trabaho, dapat daw, alam mo na yung gagawin mo, kaya ka nag-a-apply ng trabaho, di ba? Paano nyo i-didepensa ang inyong sarili doon? Na sinasabi nila, sana daw bago tumakbo, may alam na sa batas. Let the people decide. Kaya may botohan mo tayo eh. Kung gusto ka naman ng taong bayan, edi ikaw po ang hahalal nila. Para patas po yung ano, hindi naman porque artista ka lang, wala ka nang alam, kundi artista lang. Dapat yan ang ating ibahin natin ang kanilang impresyon sa atin. Correct. Ma'am Og, sabi nung iba, parang ewan ko, may mga nababasa lang ako, artista, fallback ang politika. Diba? Bakit? Hindi ako, sa akin parang di fallback, it's giving back. At saka mga artista, parang hirap sa kanila na masira yung pangalan. Yes. Oo. Sa inyo, ganun ang ano nyo, feeling nyo parang hindi ba kayo mangungurakot? Wala namang umamin, di ba? Na politician na nangurakot siya.